Ito. Ito, ah, isa pa. Bibigyan ko ng sample. Oh. Ito. Papakita ko lang sa inyo, ah. Ah. Itong, ayan, oh. Tingnan mo. Ayan, oh. Maria Cecil Torres, maraming salamat. Fact check. Oh. Ayan, sabi dito, Bongbong Marcos is an economist. Oh. Sabi dito, presidential candidate Bongbong Marcos was referred to as an economist twice by anchor Mike Abe during the pre-show of the SMNI presidential debate on Tuesday. This is false. Eh, nasabi kong problema eh. Kaya problema talaga pag ang ano, bias. Nagagalit kayo pag kayong iba bias, di ba? Nagagalit kayo, ah, hindi kami a-attend dyan kasi bias yan. O eto namang mga taga-SMNI, bias naman kay Marcos. Ibig sabihin, yung favor nila, yung ano, yung kanilang leaning, eh na kay Marcos. So ibig sabihin din no, yun, bias din po ibig sabihin nun. Di ba? I mean, bakit ikaw magtatawag na economist? Eh alam mo nang issue yan noon pa. Issue kung graduate ba siya o hindi. Tama, mali. Oh. Kung alam mo nang issue, bakit mo tinutuldukan? Sana tinanong mo, pinagdebatihan ninyo. Stan, maraming salamat ang totoong debate. Batuhan ng punto. Sabi na kasi dapat si SM nag-inom. Sabi na kasi dapat si SM nag-inuman na lang. Isagot ko na isang case. Sa panglasing ang pagganging niyang buhol-buluhan. Oh, ito ha, bibigyan ko kayo ng sample ha. Ito. Pakita ko lang sa inyo ha. Nasabi ko sa inyo, moro-moro ito eh. Wait lang. Ito. Saan na yun ha? Wait. Ito. Ito. Bakit issue ha? Tingnan nyo. Pakita ko lang sa inyo. Hindi ako. Baka akala nyo. Ako lang ang nagsasabi eh. Oh, ito. Oh, ayan ha. Ayan o. Oh. Ay, ito ho'y lumabas noong February 24, 2015. Oh. Sabi dito, I attended Oxford Wharton Swears Bongbong Marcos. Oh. Sabi dito, to set the record straight, may educational record is posted in the state's website in my own, yan o, is accurate. I earned diploma in political science at St. Edmund Hall, Oxford. Oh. Pero, he clarifies that he was not able to complete his master's in business administration course at Wharton because he was elected Ilocos Norte. Ano ibig sabihin nun? Ulitin natin. Talugugin natin ha. He clarifies, nililinaw niya that he was not able, na hindi siya able nakapagtapos ng Master in Business Administration. Sino ho ang nagsabi? O, ito ha. Ito, sabi niya, quote. Ano ibig sabihin ng quote? Quote-unquote, ano ibig sabihin yan? Verbatim, ang tawag yan. O, ibig sabihin, word for word, ang sinabi, I therefore did postgraduate studies at Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA, taking up Master's in Business Administration. I was, however, unable to complete the course. Alinaw, ha? I was, however, unable to complete. Unable. Ano English ng anong Tagalog ng unable? Hindi able. I was, however, unable to complete the course because I was elected Vice Governor of Ilocos Norte and hard to return. Sa madaling salita po ah, hindi ho siya nakapagtapos. Ano ibig sabihin ng hindi siya nakapagtapos? Hindi siya graduate. Tama, mali. Kung hindi ka graduate ng business school, bakit ka tatawagin economist? Halimbawa lang. Kapatid ko. Tawagin ko kayang attorney Oliver Cristobal yun. Uy, naglo si si Coach Oli, di nyo alam. Kaya lang, umibig. Tumigil.
Hindi, biro lang, biro lang. Hindi ho nakapagtapos, pero umabot ho ng third year yan, ha? Si Coach Oli. Pwede ko ba siyang tawaging attorney? Hindi, tanuhin ko kayo. Kayo ang sumagot. Pwede ko ba siyang tawaging attorney? Ah, di ba? Ah, pwede. Ah, sagot. Di ba? Dili man, dili. Hindi ba pwede? Kasi nga hindi nakapagtapos, hindi nakapagpasa ng bar. Oh, medyo attorney, oh. Eh sana tinawag nyo na lang medyo economist. Diba? Ganun lang kasimple ho yun. Oh. Kunwari ako, kunwari lang naman. Oh, si Mocha na lang, si Mocha naman, oh. Hindi ko tinitira si Coach Oli, tsaka si Mocha. Oh. Si Mocha, di ba? Nag-ano siya, nag-sandali. Tanggalin na natin to. Napapaghalataan yung mga tinitingnan ko sa itaas eh. Ayan. Mga helmet, ganyan. Ayan, yan, yan, yan. Oh. Si Mocha, di ba? Second. Oh, tama. Nakapagtapos ng med proper second year. Hindi na ho siya nakapag third year. Oh. Ay, anong ibig sabihin nun? Hindi siya nakapagtapos ng... tapos niya yung med tech. 4 years. Tapos med proper, 2 years. Oh, additional 2 years pa para graduate. At anong tawag doon? Mag-exam para sa pagiging doktor. Pwede ko bang tawagin si Mocha doktor? Doktora Mocha Uson? Pwede, pwede. May kabe, pakisagot. Hindi, di ba matalino ka naman eh. Ikaw ang pinakamatalino dyan sa SMNI. Sa tingin ko ah. May kabe, pakisagot. Pwede ko hubang tawaging Dr. Mocha Uson? O kaya Attorney Oliver Cristobal? Pwede ho ba? Pwede, pwede. Kasi hindi sila nakapagtapos eh. Kalhati lang oh. Ganun kay Marcos, hindi siya nakapagtapos ng business. Ba't mo siya tatawaging economist? Oh. Doon pa lang, alam mo na may pagkabayas kayo. Oh. Huwag na tayo maglokohan. Oh, di ba? Oh, wala kayong argument doon. Kaya tuloy na call out ka ngayon, oh. Ayan, na call out ka. Sino nag-call out sa iyo? Ang Inquirer, ang Philippine Star. Ah. Oh. Nayari tuloy kayo. Ang dino diyan, this is false. This is false. Oh, may resibo ah. May interview si Marcos nung hindi ako nagsabi, hindi rin yung Inquirer na nagsabi. Interview to ni Bongbong Marcos noon. Oh. Sabi dito, si Isko ang graduate kaya siya ang legit economist. Actually, sa totoo lang ha, mas okay talaga si Isko eh. Si Isko, graduate talaga. May mga ano siya, diba tinanong nga natin, pero hindi siya nagyayabang. Hindi katulad nung, tinan mo ito, niyayabang. Hindi, baka lang naman. Baka we are willing to listen to Mike Abe kung meron siyang argument doon, di ba? Mike Abe, meron ba kayong argument? Kasi tinawag kayo ng Philippine Star na this is false. Ibig sabihin, tinatawag kayo ng Philippine Star na nagpalabas kayo ng ano. Hindi ako ha, hindi ako. Oh, Philippine Star ho yan, Philippine Star. Philippine Star ho nagsabi niyan ha, hindi ho ako, okay? Sabi nila, this is false. Ibig sabihin, nagpakalat kayo ng fake news. Pero bukas ako sa inyo, gusto nyo, interviewin ko kayo. Bakit mo natawag na economy si Marcos? Dahil magaling sa tax? Bakit? Bakit to? Bakit? Bakit? Bakit nyo natawag? Sige nyo, I will give you my ears. You can email me. I will call you if you want. I can interview. Give your panig eh. Baka naman sabihin mo, hindi kita binibigyan ng panig mo. Willing ako. O kaya sagutin mo na lang. Huwag na dito. Sagutin mo na lang dyan sa network mo. Bakit mo tinawag na economist? Ayan. Hirap sa inyo eh.